at biglang e-epal siya? Dahil ba one, hindi na siya masaya? Or nakonsensya ba siya sa panloloko niya sa'yo? We really don't know. But one thing is clear dito, gusto niya na bumalik. Gusto niya na mabuo kayo. Dear Mama Colleen, ano po ba yung dapat kong gawin? Dahil ang pinagdadaanan ko po, meron po akong anak. Hiwalay po kami ng tatay ng anak ko. Halos 6 na taon na po kaming hiwalay. Tapos ngayon po, may boyfriend na ako ngayon. Kaya lamang po, itong ex ko, yung ama ng aking anak, gusto po na magkabalikan kami. Sa totoo lang, Mama Colleen, iniisip ko, paano po yung boyfriend ko? At sa totoo lang din po, ayoko na rin sa tatay ng anak ko. Kaya nga po ako nakipaghiwalay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Camps. Tulungan niyo po ako, Mama Colleen. At ito po ang aking kuwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Una, congratulations for finding a guy na tanggap ka kahit meron ka ng anak. Congratulations, kasi yan yung every fear, takot ng mga single mom. Makakahanap pa kaya ako ng lalaki na mamahalin ako ng buo, pati na rin ng anak ko? Yan yung madalas na tanong nila, na minsan parang ayoko na lang mag-jowa, ayoko na lang uli makipagrelasyon kasi baka mamaya masaktan na lang uli ako. Oh no! But for you, sana nga no, for you find a guy na tanggap ka at tanggap din yung anak mo. And congratulations uli. Kaya nga lang no, sa isang eksena talaga, may mga times na kapag ka nag-e-enjoy na tayo, kapag ka masaya na tayo, kapag ka parang everything is in place na, dumarating talaga sa punto na may e-epal, diba? Dumarating talaga sa punto na may biglang bibida-bida. Bida-bida yan! At nagtatago sila sa iba't ibang form. It's either si Bienan ba yan? Sister-in-law ba yan? Ex ba yan ng boyfriend mo ngayon? But in your situation, ang bida-bida this time is yung kinalimutan mo na, binitawan mo na, pero pilit pa rin yung gustong bumalik sa buhay mo, which is the father of your child. Oh no! Na nakakairita, no, kung kailan masaya ka na, kailan nahanap mo na yung the one, bakit biglang e-epal siya? Dahil ba one, hindi na siya masaya? Or nakonsensya ba siya sa panloloko niya sa'yo? We really don't know. But one thing is clear dito, gusto niya na bumalik. Gusto niya na mabuo kayo. Pero sabi mo nga, ayaw mo na talaga. Maaring napagod ka na sa kanya. Ano man yung reasons mo for breaking up with that guy, we respect that. At kung talagang ayaw mo, bakit naman natin ipipilit ang isang bagay na hindi na talaga pwede? Diba? Bakit natin ipagpipilitan yung isang bagay na sinukuan mo na nga, sinuka mo na nga? Kumbaga kapag kinumpare natin yun sa suka, nakakadiri naman talaga kapag sinuka mo, nakakainin mo uli. Although maraming magsasabi ngayon na balikan mo para mabuo kayong pamilya, balikan mo kasi yan naman ang tatay ng anak mo eh. After all, mas maganda na buo ang pamilya, 'di ba? Pero ako, for me, no. Hindi mo siya babalikan dahil lang masabi na siya ang tatay ng anak mo para maging buo kayo. No. Kasi ito 'yung lagi kong sinasabi sa aking programa. Babalik ka lang sa isang tao. Again, number one, hindi dahil naawa ka. Kasi kung ang magiging basehan mo para balikan ng tao dahil naawa ka, darating ang panahon magsasawa ka sa ganyang pakiramdam. Eventually, mapupunta rin sa wala. Walang kwenta yung pagbalik mo kasi nga awa lang yung pinairal mo. Hindi ka babalik sa isang tao dahil lang gusto mo mabuo kayo. Dahil siya ang legitimate na ama ng anak mo. Hindi yun ang dapat na rason. Again, babalik ka lang kung may pagmamahal ka pa sa kanya. Wala nang kadugtong. Nag-aabang ka, no? Yun lang naman eh. We settle on someone because we love them. Nagsasettle tayo sa isang tao dahil komportable ka sa kanya, masaya ka sa kanya. Hindi ka magsasettle sa isang tao dahil lang convenience,
Dahil lang again, awa, mapagbigyan lang yung kahilingan ng bata. I know it will break your child's heart. Kasi every child naman ang pangarap nila, sana no, buo tayo, sana magkabalikan kayo ni daddy. Bakit naging pabebe yung boses ko? Diba ganyan naman talaga magsalita yung mga bata? Tara, mga bata! Diba ganyan naman talaga? Sana mabuo sila, mami at daddy. Sana magkabalikan sila. Kaya lang, iba kasi yung ideolohiya or ideals ng mga bata kapag kabata pa sila. Siyempre, yun naman talaga yung wish nila. But then again, darating ang panahon na marirealize din naman nila na sadyang may mga tao na kung hindi na talaga pwede, hindi na pwedeng ipilit pa. Darating din naman sa tamang edad yung mga bata na marirealize nila, ah, kaya siguro hindi talaga pwede si mama at si papa dahil nga sa ganito, sa ganyan. So yun lang, I think wala namang problema dito kung baka lang nababother ka, baka lang kinukonsensya ka ng lalaking ito kasi ang number one na pwede niyang gamitin para lang bumalik ka is yung sinasabi ko kanina na hindi ka ba nakukonsensya? Ako yung tatay ng anak mo? Tapos ayaw mo kong balikan? Baka lang kasi yun ang gamitin niya. Hindi ka ba nakukonsensya? Hinihiling ng anak mo na magkabalikan tayo tapos matigas ka? Diba? Parang biglang babaliktad ang sitwasyon na parang, ay, teka. Ba't parang ako naman yung may kasalanan ngayon? Na parang ikaw na yung i-reverse psychology niya. Ikaw na yung kukonsensyahin niya. To the point na ngayon naapektuhan ka at naguguluhan na rin yung pagdedesisyon mo. Kasi kahit parang, alam mo na, di ba, kapag anak kasi ang kalaban, kapag anak mo na yung humiling, parang hirap tumanggi. You have that feeling. You have that guilt feeling na parang pag hindi mo na pagbigyan yung bata, parang ang sama-sama mo ng ina. So don't let your ex control you again by using your child. Dahil baka sakali, ito yung maging rason para magpabalik at magpabuo sa inyo. If there's still a feeling, kung may pakiramdam ka pa sa kanya, mahal mo pa siya, kung feeling mo dapat pa siyang bigyan ng chance, hindi bigyan ng chance. Pero kung ayaw mo na, masaya ka na sa boyfriend mo, bakit ka dapat pilitin, di ba? At the end of the day, isipin mo, ano ba talaga ang dapat? Ito na ba talaga? So, siguro ako ngayon magnilay-nilay ka kasi ang taong makakasagot talaga ng katanungan mo ngayon, ikaw lang din. Kung mahal mo pa ba siya, kung willing mo pa ba siyang pabalikin sa buhay mo, go for it. Pero kung talagang sinasabi mo sa akin ngayon, nasabi mo nga sa totoo lang po, ayoko na sa tatay niya. Kaya ko nga siya hiniwala yan dahil ayoko na talaga. If you already said na ayaw mo na, edi wag. Okay? Walang dapat na, hindi ka na dapat maguluhan pa. Mas maganda dito, no? Ginamit mo yung term na tatay ng anak mo. So, ibig sabihin, parang hindi pa kayo kasal. So, ang maganda lang dito, malaya ka talaga makapag-boyfriend at magkaroon ng another buhay sa piling ng iba. Kasi hindi ka pa sakal. Kasal. So, pakinggan mo kung ano yung nasa puso mo. Yung anak mo ngayon, maaaring isa yung nagiging parte kung bakit naguguluhan ka. Pero nasa sa'yo yan. Ang akin lang, itanim mo lang sa isip mo yung mga sinabi ko. Pag nilay-nilayan mo at pag-isipan mo yung mga sinabi ko sa'yo, then the answer makikita mo within you. Okay? Maraming salamat, Kams, sa kwento mo. Maraming single mom ang nakaka-relate sa kwento mo. Kanya-kanya kayo ng story, kanya-kanya kayo ng pag-cope up sa panggugulo ni ex. At the end of the day, isipin mo ano yung happiness mo. Kasi kung masaya ka, 100% sa decision mo,
You are solved doon sa pinili mong desisyon. Yung energy na happiness na yan, maitatranslate mo sa anak mo. Mahirap kasi kapag ka alam mong pilit yung kasiyahan, yung energy, yung aura, pwede mo rin maipasa sa anak mo. So doon tayo sa bagay na magpapakompleto ng pakiramdam mo. Doon tayo sa sitwasyon na magpapasaya sa'yo na legit, hindi fake news. Again, for you to be able to give your 100% sa mga taong nakapaligid sa'yo, you must love yourself first. You must give the happiness that you deserve. And the only person na makakasagot niyan is you.